Inatake ng Iran ang Israel at bakit may mga taong natutuwa at meron naman mga hindi natutuwa kagaya ng mga ibang Muslims dahil daw sa sila ay mga Shiha. At ano nga ba ang Shiha? Totoo ba na ang founder nila ay Hudyo din naman? At totoo ba na maraming mga Shiha na pinatay din nila ang mga Sunni Muslims, lalo sa Syria? Pambobola at drama nga lang ba itong ginawa nila o palabas lang? Alamin natin. Assalamu alaikum. So sa video na ito, yung ang topic natin at hindi gaano kadali gawin itong ganitong klaseng topic lalo pag public, lalo kapag political issue na minsan mga ibang mga tao hindi parehas ng pananaw o pag-intindi ng malinaw sa iyong gustong ipahiwatig sa kanila. So sa totoo lang, ang gagawin ko lang sanang video yung patungko sa pagiging bias ng balita sa atin. Tignan nyo gaano ka-bias ang balita sa atin. Ilang buwan, 6 months na ngayon, na umaatake ang daddy nila na Zionismo. Ilang pinatay na sa Palestine sa Gaza. Ilang bata na 13,000 plus ang pinatay. 33,000 na civilian. Sabi nga ng tatay ko, hindi pa nga totoo yun dahil halos 100,000 ang pinatay nila. Yung iba hindi pa nahanap na sa ilalim ng gusali ng bahay. Pati journalist, 140 journalist ang pinatay nila. Kung saan, journalist ka na nga lang, nagbabalita ka lang, ito lang yung work mo na magbalita lang ng nangyayari doon. At karamihan pa ng mga journalist nga, halos hindi sila nagbabanggit ng Israel sa kanilang pag-report. Ang sinasabi lang nila, may sinabog na bahay, mga civilian na ipit sa ilalim ng gusali, mga bata na sugatan. Pero ganun pa man, wala ka pa rin ligtas sa pagpapatay nilang basta-basta ng mga civilian, which is against international law, na pati mga doktor sa ospital ay galawin mo na hindi naman kasali sa gera, na naggagamot lang ng mga pasyente. Kaya nakapagtaka na pag ang Israel ilang beses umatake itong Zionismo, sa totoo lang mas gusto ko sabihin Zionismo dahil hindi naman lahat ng Israel ay pare-parehas. Gayang kaming matino na hindi namin gine-generalize lahat, unlike yung mga iba dyan, lahat kami mga Palestino gine-generalize na lahat terorismo o Hamas. Kaya nga may mga nagtatanong, bakit hindi kayo lumaban? May mga nagko-comment, bakit hindi kasi kayo lumaban mga Palestino? Eh, patunay sa iyo, 2 milyon mahigit na tao sa loob ng Gaza na hindi lumalaban. Tulad ng mga tita kong, pinsan kong pinatay nila na totally civilian, walang kalaban-laban. Ano din paglalabay na bato? Ito patunay na ayaw nila, kaya nga marami ka mapanood sa interview siya sabi, Bidanaish, gusto nila mabuhay, hindi sila yung barbaric na gusto lang mamatay at pumatay. Hindi ganun. So nakapagtaka ito sa balita sa atin, sa tagal ng daming ginagawa ng Israel pag-atake kahit sa Lebanon, bumomba sila sa Lebanon, nagbomba din sila sa pati yung embassy ng Iran sa Syria, nakapatay sila ng 7. Wala kang makikita ang balita. Kahit ngayong Amerikanong sundalo na sinunog yung sarili niya, sinisigaw niya ang Free Palestine, hindi nila binalita. Buong mundo nagbalita sa atin nang walang balita kasi ang sinigaw niya Free Palestine. Sa huling hininga niya sa pagsunog niya ng sarili niya dahil sa ayaw niya makabilang sa mga genocide na nangyayaring ginagawa sa Gaza. So kita mo gaano ka-bias yung balita sa atin. Talagang walang kwenta. Pero kapag yung daddy nila na Zionismo inatake, ay may balita ka nibukasan. Tignan nyo. Ako kasi yung tipong taong kahit social media influencer, hindi ako nagbababad sa social media. Maliban lang sa Facebook, sa YouTube, kapag bago matulog, nunood ng balita at documentary. Pero yung pag-scroll ko nga ng Facebook ko, nagulat ako na may alitan din pala nangyayari between may mga Muslims na kasi nga masyado naging pro-Iran at may mga nagsilabasan din ng mga posts mula sa mga ibang ano naman. Pero ang iba hindi ko nagustuhan na medyo mahangin, masyadong mayabang, bakit may natutunan ng konti. Yung tipong imagine mo yung parang post na nabasa ko na parang nilagay ka lang niya sa dalawang kalalagyan kapag ikaw ang natutuwa. Lahat ng tao natutuwa sa pag-atake ng Iran sa Israel ay nauhulog lang sa dalawang bagay. Una, dahil ikaw ay Shiha, kagaya din nila. O pangalawa, ikaw ay mangmang sa pananampalataya, sa akida, sa paniniwala. So ibig sabihin, nilahat mo na lahat ng pati mga Palestinian, maraming Palestino na natuwa kahit papano siguro dahil may nakaharap itong Israel ngayon na. So ibig sabihin, pati mga Palestino na medyo natuwa ay may pagkamangmangan sa akida. Saka alam ko, hindi naman natuwa itong mga kababayan natin Pilipino. Kahit ngayon mga Kristiyano, nagulat ako, mga hindi Muslim. Sa comment na mga balita, nabasa ko, sila pa yung nag-cheer. Sila pa yung magsabi, go Iran, tama lang yan, Iran has the right to defend itself. Mga hindi Muslim ang nagsasabi, na nagulat ako pati sila natutuwa. Kulang pa daw yan sa ginawa daw ng mga Israeli sa pagpatay nila sa Gaza. Tama nga naman. Pero what I mean, sa nakikita ko, hindi naman natutuwa siguro yung mga kababayan natin, mga Muslim, dahil sila ay Shia o Iran o panic na sila. Siguro natutuwa naman sila dahil para sa aming mga Palestinian. Yun ang napagkaintindi ko. Natutuwa itong mga to, kababayan natin Muslim,
dahil yung despair nila, yung sobrang desperado yun sa tulong. Pati pagkain, alam nilang hindi sapat na tulong para sa amin. So alam ko natutuwa lang ang iba dyan. Dahil para sa amin, hindi dahil sa Shiha ito kinakampihan nila. Malawak dapat ang pag-unawa natin. Huwag tayo mag-generalize lang. Ang hilig natin mang lahat. Katulad yung isang po, noon naalala ko, porkit nagkamali yung isang ustad na maraming followers, halos mahigit 500,000. May nabasa ako na sinasabing, lahat ng followers niya ay ligaw. Niligaw mo na kami lahat agad. Sure ka ba? Ikaw din hindi ka ligaw? Di parang ibig sabihin, ligaw na din siguro ang family mo. Mamaya, pati tatay at nanay mo nakafollow dun sa sheikh na yun, sa ustad na yun. Pati family mo, sarili mong family, niligaw mo na din. Ako nga, meron akong kasamang sheikh sa work. Estudyante pa yung Sheikh Bin Baz. Estudyante yung Sheikh Uthaymeen. Pero nakafollow siya sa isang mufti na kilala sa social media. Pero hindi ibig sabihin, ligaw na din siya porkit nakafollow. Nakafollow siya doon para makita niya kung ano yung mga may mali na ituro ito at ma-warningan niya kami patungkol doon. Kaya iwas-iwasan natin kaya attitude na paglalahat ng kapwa natin. Masyadong mahangin at mayabang tingin sa sarili. So yun lang hindi ko nagustuhan. So i-explain natin dito sa video na ito, inshallah, patungkol sa ano nga ba ang Shia para maunawaan din ng mga iba, ng mga hindi Muslim. Kasi may ginawa na akong video patungkol dito sa Shia. In-explain ko lang, pero may mga makiting ang utak sa atin na akala sinisira na Shia. Hindi, ako po, never ako nagsishare pag ng sariling opinion pag about Islam. Mismo galing sa Islam Q&A yan sa mga scholar natin dito. At ginawa ko yung video na yon dahil marami po nagmumuslim sa amin lagi. Halos araw-araw, kahit kanina lang may gusto mag-Muslim sa WhatsApp ng PM. At after nyan, kanibukasan, bigla magtatanong, Sir, ano yung Shia? Siguro kaka-search nila, bigla nyo lang nahanap ito. Kaya sabi ko gagawa lang ako ng video para explanation sa kanila. Mamaya babanggi, i-explain natin dito, inshallah. So, una ang Iran, ano ba sila? Akala naman iba Arabo, hindi po sila Arabo. Sila po ay Persian, ang layo nila. Ang Iran nasa gitna ng between ng Middle East at Asia, katabi nila ang Afghanistan. Iba yung Iraq sa Iran, no? Iraq, Arabo, ang Iran hindi. Pero ang salita nila Farsi. At ang sulat nila, same sa alphabet din ng Arabic, alam ko. Ang religion nila is Shia. So, sino bang founder nito? Sino din nagbuo nito? Alam natin sa history. Ako, teenager pa lang ako, bata pa na aral ko na to sa isang ustad din na nalaman ko sa history. Ang nagbuo din sa kanila ay isang Hudyo din. Mula sa Yemen na isang Arabo, si Abdullah bin Saba. Ang founder din na nagumawa nitong grupo ng Shia. So, ako marami akong nakolekta ng information mula pa mismo sa mga kaibigan ko din, mga Palestino. May mga kaalaman na shinare sa akin. At inipon ko ito since teenager. Kung gusto nyo makita reaction ko bilang isang Palestino. Yes, natutuwa kami na kahit papano may mga tao nandyan sa tabi namin na sila lang yung may action bukod sa dua. Kasi natanong ko na dito sa isang kaibigan ko Palestino, bakit tinatanggap natin yung tulong mula sa mga Shia? Sabi niya, bakit nasaan yung mga Sunni natin na mga kapatid? Nandyan ba sila para tulungan tayo? Tumaas pa talaga boses sa pagsabi na medyo naano ko din. Ako pa rin, hindi ako kontento sa isang information lang ng isang tao. Naalala ko yung isang mudir namin sa office, kasama namin, na dating, alam ko, dati siyang sundalo, kaya may mga information siyang ganun. Sabi niya, hindi nyo ba alam na itong KSA ang nagsusupport din sa Palestine? Alam mo naman kasi dito, pag sumuporta sila, sekreto. Pati mga sahod ng government sa amin, ay sila nagsusupport. At dati na sila nakikipag-ugnayan sa grupong resistant na ito na Hamas. Na makinig sa advice nila o anong para sa kapayapaan lahat. Pero aminin ko na medyo minsan may matigas ng ulo din sa mga ano. Na kung saan pumanig pa rin doon sa alam na nga natin na may alitan itong Iran at itong KSA. Diba? Matagal na. Ngayon lang tumigil dahil gusto nila mag-focus sa project. Maaga pa lang nakatanggap na ako ng PM sa group namin, yung classmate namin taga Jordan. Sabi niya, sama niyo kami sa inyong panalangin sa dua dahil may halos 200 rocket na lumipad mula Iran dumaan dito sa Jordan sa taas namin papuntang Tel Aviv. So kami din sa PM may nabasa din ako mga message na nag-alala sila hindi daw tama yung ginawa ng Iran sa pag-atake. Ganun na may matatamaan ng mga civilian. Sabi ko, sa isip-isip ko, alhamdulillah, sa wakas may nakaisip din pala ng naiisip ko dati. Nag-alala sila may matamaan na civilian. Pero bakit yung 2 years ago, gumawa ko ng video patungkol sa Hamas, yung nagkagera sa Gaza. Sinabi ko doon na hindi ako sang-ayon sa pagpapalapad nila ng rocket papunta sa mga Israel. Na hindi lahat dyan Hudyo at Israeli. Maaaring kahit sa Tel Aviv may mga nagwo-work dyan na mga Palestinian Muslim. Maaaring matamaan. At kahit ako, bilang may Filipino citizen, gusto ko matagal nang pinag-isipan mag-work as a caregiver sa West Bank or sa bandang Jerusalem para lang mapalapit ako sa Masjid al-Aqsa bukod sa malaki ang sahod. E paano kung nagpalipad siya ng rocket pati kami mga Muslim, mga Palestinong kapwa ay namatamaan? Tama ba yun na magpalipad ka ng rocket, sino matamaan dyan pati mga civilian, mga bata na inosente, mga Israel na hindi naman dapat kasali sa gera, walang kaalaman naman? Hindi ba yun matatanong sa'yo sa kabilang buhay? Yung nga, alam natin baliw itong mga Zionist mo na kapag umatake sila, kami mga civilian ang kawawa sa Gaza. Pamilya ko, ito ang tita kong pinatay nila.
na paano yung mga umatake nakatago sa ilalim ng lupa. At kami yung parang sumasalo ng kabaliwan nito, mga to. Alam mo, dami nagalit sa akin yung time na yung pati mga kapwa ko mismo Muslim nagalit sa akin. At may isang nagpiimpa sa akin, pinagmumura ko. Isa daw akong Zionist mo, isa daw akong Hudyo, pati pamilya ko lahat. Halos bantaan ako, tipong, alam mo, inilikas kami ng nanay ko sa gera para mabuhay, tapos ang papatay lang pala sa akin, isang baliw na jahil na, ano, ignorante. Nag-ano pa sila? Naghanap pa sila ang Palestino, yung mga iba na pagsusumbungan nila, mga sip-sip. Nagsumbong pa sa mga ibang ustad na pagsabihan daw ako. Nagsumbong sa mga ibang sheikh na kausapin daw ako about sa ginawa kong video. Kaya simula yung sabi ko, makitig pa rin mga utak ng ibang tao, hindi ko na gagawin yung ganitong klaseng video, hayaan ko na. Iba na lang yung ako lang yung may ako lang nakakaalam nito at hindi ko lang i-share sa public. Kaya itong pag-share ko ngayon, awa ko na lang din to na ma-share sa inyo. Kasi nakita ko may mga Muslim na medyo nag-aaway na din sa sitwasyon na ito. So para mabalansi tayo. At ako bilang, alam ko inaabangan din ang reaction ko dahil bilang Palestino, kung natutuwa ba ako sa ginawa ng Iran, ma-share ko sa inyo kung ano sa tingin ko. At hindi lang yun, dahil sa information din na nakuha ko. At tayo hindi uto-uto alam natin yung mga pambobola umiikot sa paligid natin. Wala pa si Dajjal pero maaari pa tayong mauto ngayon sa mga nangyayaring drama sa paligid natin. At hindi natin alam, ang politiko masyadong marumi, sabi nga sa akin ng isang sheikh. Hayaan mo na yun, marumi ang politiko. Ngayon, kalaban ka, bukas pwede ka maging kaibigan. Ngayon kaibigan ka pero bukas kalaban ka na. Ganyan ang karumi ang politiko. Kaya mag-focus ka lang sa dawa, sa pagtatawag sa mga tao sa pagsamba sa isang Diyos. Yun ang sabi niya, mag-focus ka lang dun. So ngayon, itong video, tatryin natin na may connection sa ating pananampalataya. Well, hindi natin alam ang sariling interes. Kasi ako, yung nakita ko na yung pag-atake, akala ko ginawa nila para sa mga Palestinian. Pero yung pagkabalita sabi, umatake ang Iran bilang pag-respond, pagsagot, pagbawi sa ginawa sa kanila ng Israel na pinasabog yung embassy ng Iran at nakapatay ng halos 7 na Iranian sa Syria. So napansin ko ba, may sariling interest din pala. At ngayon nga sabi, ililimit na daw yung pag-atake nila. Parang hindi na, kumbaga, sorry, hindi na naman ulitin. Kumbaga, tinesting-testing lang, sana-san na, nauto tayo lahat. Alam ko andun yung eagerness natin na gustong-gusto natin na may gumawa ng tulong dyan. Bakit hindi na tumutulong itong mga Arab? Mga iba tulog, yung mga iba na nabulag ng makamundong bagay. Yung mga iba nag-iingat lang ng ayaw ng gulo. Medyo naintindihan ko din yun. Kasi tulad nito, pag nagkagulo dito, tandaan nyo, maraming OFW uuwi, halos milyon na Pilipino. Tandaan nyo, lahat ng pamilya nyo babalik dyan at wala na kayong pera makukuha dito pag nagkagera dito, di ba? Kaya siguro para lang sa mga tao na iningatan pa rin ito, try na lang natin intindihin. Mawala lang, hindi lang masali sa mga gulo. Oh, may kahinaan, oh, may pagkukulang. Pero ang Allah ang may control at magbibigay lahat dito. Lahat tayo sinusubukan dito. Kaya nga, ako, hindi, wag natin kalimutan ang ginawa pa rin itong mga tao. Kahit sa kabila ng may mga, yes, tumutulong sila pero minsan may sariling interest hindi natin alam. Pero mga ibang tao, may mga ano pa rin sa kanila totoo na pagtulong. Tulad sa Yemen, nakikita ko sa Yemen na grabe, tumahuti. Kahit sa totoo lang sila din umatake sa amin dito noon, nasa Saudi ako. Itong nasa andito ako sa KSA. Way back 4 years ago, nag-work ako sa Islamic Center, di ba? Nag-iikot-ikot kami sa Jawla. May pumutok minsan sobrang lakas, akala ko gulong. Yung pala sa ibabaw namin, rocket. Itong Saudi, may Iron Dome kusok. So saan pumutok sa taas namin? At alam mo, may namatay din dito noon na Egyptian, sabi na. Tama ba yun? Tignan mo, yung pagtira din nila. Yung ginawa yun ng pagharang sa mga cargo boat, medyo nakakatuwa na may tumutulong, may gumagawa ng action. Hindi lang puro dasal, dua. Hindi natin minamalit yung dua, pero with action. Kasi para ka nananangin, gusto mo mag-abroad pero hindi, wala ka namang passport at ano, agency. Paano ka lilipad papunta dito? So ito yung mga tao na may pananangin at action pero bilang isang may dugong Pinoy, na alam natin nakapatay din sila ng Pilipino sa paglipad din ng rocket, may natamaan na Pilipinong tatlo dun sa balkon na namatay. At hindi yung naganda. Alam natin na mananagot din yun sa kabilang buhay, pananagutan mo yun. Matay kang basta civilian na hindi kasali sa gera. So malalim na usapin, sabi ko sa inyo. Ang ano, ibang tao kasi sa atin gusto ng sige gera, away, gulo. Pero yung palang Russia at Ukraine nagkagera, gumusta ng langis sa atin, 'di ba? Tumaas, nagkamahal-mahal na lahat. Saan galing natin magreklamo kasi bibintang sa gobyerno. Yung pag-atake din nila dati sa Aramco. Sabi nga yung prinsipe dito, akala ba nila inatake nila yung puso na business ng KSA? Hindi, ang inatake nila buong mundo. Bakit? Ang KSA nagbabalance ng krisis ng nangyayari sa langis sa buong mundo. Pag na-atake ito, sabi ko sa inyo, uuwi tayong lahat ng luhaan. Mga kamag-anak yung kumikita dito, uuwi tayo lahat. 1 million na Pilipino halos sa Middle East. Pero samantalang gusto natin ng gera at gulo. Mayroon sheikh, si Sheikh Shamsi. Public niya sinabi yung napanood ko sa record ng video niya. Sa UK siya. Sabi niya, akala niyo ba may pakiang Shia sa Masjid al-Aqsa? Wala. May sariling interest yung mga tao. Akala niyo ba may paki talaga sila? So hindi natin alam, di ba? Pwede yung mapanood yun. Alam natin, ang nagsusupply sa Houthi
mga Shia na ito ay ang Iran, ang nanay nila, ang nag-atake din, ang nagsusupply din sa mga Hezbollah, pati ang nagsusupport din sa Hamas. Pero nasusuportahan sila bilang kaalaman na lang paano gumawa ng homemade ng mga weapon. At sabi nga kapatid ko, may kinalaman din sa pagbigay ng go signal sa October 7. So hindi natin alam itong interest ng bansa na ito kung gulo lang ang gusto niya sa Middle East. Hindi natin alam dahil dati na din nila tayo tinira dito. At huwag din natin kalimutan na yung presidente mismo ng Syria ay isang Shia din na ang daming pinatay ng mga Sunni na Muslim na kapwa natin. Bata, matanda, pinagbabawal ng chemical weapon ginamit niya. Tandaan natin, high school pa lang ako, nanonood na ako niyan. Awang-awa ako sa mga nangyari sa kanila. So yan, huwag tayo magpabilog-bilog sa mga nangyari sa paligid. Ako medyo natuwa lang sa nakita kong bakit ang mag-ina ay nag-away. Yun ang napansin ko, ang mag-ama ay nag-away sa wakas. Kung ang founder mismo nila ay Hudyo din, si Abdullah bin Saba na taga-Yemen Arabo na ang bumuo din ito. Sino pa bang kaaway na parang nagdadrama lang sila siguro dyan, di ba? Naway ilabas ng Allah, ipakita sa atin ang mga katotohanan nangyayari, mga sekreto ng itong mga tao. Mabanggit din natin dito yung patungkol sa Shia, galing dito sa Islam Q&A sa isang scholar natin dito sa Saudi. Sabi dito, ang Shia ay maraming sekta. Okay, maraming sekta. May mga iba sa kanila ay kafir, na wina-worship, disbeliever, hindi naniniwala, sinasamba si Ali. At may mga iba sa kanila, sinasamba si Fatima. Si Ali ay pinsan ni Prophet Muhammad SAW, peace be upon him. At si Fatima ay anak ni Prophet Muhammad. At sinasamba si Hussein, yung apo ni Prophet Muhammad. At may mga iba sa kanila nagsasabing si Jibril, yung El Gabriel ay nagkamali sa pagpadala ng sulat. Yung pinagkatiwalang banan ng kasulatan ay kesa kay Ali niya ibigay, kay Prophet Muhammad na ibigay, peace be upon him. Ang mga iba, tulad ng Imamiya o Rafidi Ithna Ashar, kung saan sinasambay na sa Ali, sinasabi na mga Imamila yung mas mainam pa sa mga anghel at mga propeta. Meron sa maraming grupo sa kanila. May mga kafir, yung mga hindi mananampalataya, disbeliever, at may mga hindi kafir. Okay? Yung mga iba na medyo malapit sa atin na sila yung mga nagkamali lang na sinasabi si Ali, na mas mainam na siya dapat yung naging leader kaysa kay Abu Bakr, kay Uthman, kay Umar. So yun yung mga iba na medyo nagkamali lang sa ganung pananaw. Hindi lahat sa kanila ay kafir. Mababasa mo yan sa libro na Al-Khutut, Al-Arida by Muhib al-Din al-Khatib na available din sa translation ng English na sinali ni Abu Amina, si Bilal Phillips. At yung Manhaj al-Sunnah by Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, yung kanyang aklat na pwede nyo din makita doon. So, yun. Huwag tayo mang lahat at madali sa atin dila na husga na kafir, ganito, ganyan. Na hindi natin alam ng tao. Yes, maaaring magbigay tayo ng warning kung sino itong mga tao na ito. Huwag pa rin natin kalimutan. So, marami din silang sekta, marami din silang grupo. Pero ako, sa experience ko din, nakamit na ako ng mga Shia sa Pinas na kung saan sinuportahan pa ako sa business. Ang isa doon, concern niya talaga yung Islam na nakita ko. Na yung nga lang nagtaka ako, yung nagdasal kami sa bahay niya, aser yun, pinahiwalay niya ako sa kanya. Nagdasal siya doon na medyo iba yung dasal niya, may lakas yung Fatiha at may bato. Nagtaka lang ako. Pero that time may mga konting idea na din ako about sa kanila. So ganun pa man, tao pa rin sila na katulad lang ng mga hindi Muslim na kunwari mga balik Islam na may kapwang, may pamilya na mga Christian o ano pa, na kailangan mo makitungo na maganda at dawahan sila. Ganun din itong mga tao, kailangan mo dawahan. Yung mga lalo yung mga nagkamali lang. Tulad si Sheikh Asim al-Hakim, tinanong siya bakit bawal hindi pinagbabawalan pumasok yung mga Shia sa Makkah. May sinabi siya doon sa video niya na ito yung pagkakamali ng mga Muslim na iniisip lahat sila ay mga kafir. May mga iba sa kanila nagkamali about kay Ali sa posisyon niya. Pero pag dumating siya at sinasabi niya sinusumpa niya ang nanay natin si Aisha, then ibang usapan na yun, sinusumpa niya si Abu Bakr, then get out here, hindi ka na Muslim kung ganyan. At sasabihin pag sinabi pa niya yung Quran ay may kulang yung mushaf natin, then ibang usapan na yun, hindi ka na din Muslim, umalis ka dito, may problema ka. Alam mo sabi ng isang kasama ko sa work, ustad na nag-aaral sa King Saud University, major niya akida. Inshallah, marapit na mag-doktor. Sabi niya sa akin, alam mo, pag nanonood ako ng mga debate ng mga ulama natin, mga scholar natin ng Sunni at yung mga scholar ng mga Shia, pag nagde-debate sila, makikita mo karamihan sa scholar ng mga Shia. Pinagmumura, pinagsusumpa niya yung scholar natin kung ano nang sinasabing bad words. Pero ang react ng scholar natin ay naway gabayan ka ng Allah, naway paliwanag sa iyo, pabukas sa iyo sa iyong isip, paunawa sa iyo. Ganun yung reply ng mga scholar natin. Kagandahan ang reply sa mga imam nila habang kahit ang imam nila pinagmumura yung mga imam natin. So malaking aral dyan para sa pangkalahatan na maging mabuting ugali pa rin tayo as long as kaya na kumuha tayo ng mga sample sa atin mga scholar ng pag-uugaling na sa mga ganitong tao.
Yes, andun ang paghihigpit sa akida. Lalo ako, alam niyo, kilala niyo ako, mahigpit ako pagdating dyan sa akida. Naway gabayin tayo ng Allah at hindi tayo mauto sa mga paligid. Wala pa si Dajjal, pero medyo may ilan na lang, may mga panlinlang na din na nangyayari, fitna. So, wag pa rin natin kakalimutan kahit anuman tulong ang gawin ng mga gayong klaseng tao. Pero aware pa rin, no? Sa gitna tayo, wag mong kafir na lahat ang kumakampi sa kanila. Magbigay ka babala kung sino sila, warning, mag-educate para maunawaan ng mga tao sa paligid natin. Yun na po. Maraming salamat. Ingat po kayo.